Saan ang iyong papel? Ano ang iyong papel? Nakakatuwa, pambansang bayani. Tapos, dalawa pang pambansang bayani, taga Bulacan. Pinakasikat na litratong pangkasaysayan sa Pilipinas. Subalit, nasabi ko kay Ginong Jaime Veneracion, ang dakilang historiador ng lalawigan ng Bulacan, na guro ko noon sa Universidad ng Pilipinas. Sabi ko, bakit? Sana si Graciano Lopez Haina na lamang ang init ang kasama nila para itong ang tunay na triumvirate. And in fact, ang dami-dami pong tao sa Pilipinas na akala ang larawan na iyon ay si Graciano Lopez Haina. Alam mo, bigla nagsalita yung Jimmy Veneracion sa akin. At sinabi niya, alam mo, yung sinasabi mo, yung si Mariano Ponce. Eh, napakaganda ng record ni Mariano Ponce. Bakit gusto mong matanggal dyan? Eh, mas maganda pa yung record ni Mariano Ponce dun sa ibang mga propagandista. Eh, hindi ho natin minimenos yung ibang propagandista. Pero pagdating ng panahon na ako po ay nag-aral lalo ng kasaysayan para sa akin pang telebisyong programang Showtime, ay napakagaling pala nitong Mariano Ponce. Napaka-underrated pala nitong anak ng Bulacan. Anak ng Baliuag. Kasi ang ginugunita natin ngayon sa ika-100 taon ng kanyang kamatay. Isinilang siya dito sa lugar na ito noong March 22, 1863 sa bayan ito ng Baliuag, Bulacan. At noong 1882 pa lamang, si Jose Rizal ay naroon na sa Europa. Nagkakilala sina ni Marcelo del Pilar dyan sa isang teach-in sa Tondo, Maynila. 1882 pa lamang. Musmus na Rizal pumunta sa Europa, binatang Rizal. Pero sina Mariano Ponce at Marcelo del Pilar nagtatrabaho na para sa mga kinakailangan reforma nung panahon ng Espanyol. Naging kasapi siya sa Caja de Jesus Maria y Jose ni del Pilar at nangalap ng pera para sa pagpapaaral ng mga eskola at ng pondo para sa propaganda. Narito sila sa Pilipinas. Hindi totoo. Yan ang akala ko noon. Si Marcelo del Pilar, Mariano Ponce, doon lang nila ginawa yung kanilang propagandismo sa Europa. Na safe sila doon. Yun pala, dito pa lang sa Pilipinas, kabila ng pangalit, nagtatrabaho na. Gayon din, noong 1887, doon pa lamang siya tumungo sa Espanya upang mag-aral ng medisina. Ito'y sariling sikap nila. Wala silang inaasahang pondo mula sa isang malaking institusyon sa panahon na napakahirap maglakbay patungong Europa. Pero naroon sila. Ang kanyang tunay na misyon ay hindi lamang pansarili. Ito yung lagi kong sinasabi. May mga pangarap tayo para sa ating sarili. Pero bakit hindi natin isabay ang para sa bayan din? At kanyang misyon, pagkaisahin ang mga progresibong Pilipino sa Madrid upang maging isang solidong grupo. Dahil sila ay iba-iba ang ginagawa. Magkaisa tayo. So anong ginawa niya? Siya ay naghanda ng mga plano para sa isang dyaryo upang doon isusulat ng mga propagandista. Tandaan niyong mabuti. Ang tagal lang naroon ng ibang mga propagandista. 6 na taon. 5 taon. Subalit,
walang nag-a-attempt na magkaroon ng dyaryo. Ang hindi alam ng marami, hindi napapansin ang talagang nakapagtatag ayon kay Timoteo Paez ng La Solidaridad ay si Mariano Ponce. Siya talaga ang naghanda ng pera, siya ang naghanda ng makinarya para magkaroon ng dyaryo niyan. Pero never natin yung narinig. Dahil ngayon palang lumalabas yung mga ganyang impormasyon. Naging business manager, napakahalaga kasi ang business manager ang namamahala ng La Solidaridad. 6 na taon at nangalap ng pondo sa iba-iba niyang kaibigan sa daigdig at dahil sa network niya ng mga mason nakatulong sa pagtatatag ng Lohia Revolution noong 1889. Siya rin ang patnugot ng poetry section ng Kilusan. Sumulat sa alias na Nani. Oh, alam niyo na yan, ang kanyang palayaw, Tikbalang, at gayon din ang saludo niya sa labanan sa Mactan, Kalipulako. Kasi Kalipulako yung inaakala nila noon na pangalan, tunay na pangalan nila, Pulako. Oh. Gayon din ayon kay Resil Mujares, si Ponce Rao, is the steadiest worker or was the steadiest worker of the propaganda movement. A young man with a purpose. Yun pala yun. Kaya pala siya yung pangatlong tao na nakaupo doon sa larawan ng Tito Big, naging Senate President na yun. Ni Jose Rizal, Marcelo Del Pilar, and Mariano Ponce. Ngayon pa lang, humaharap ako sa inyong mga taga-Baliwag. Pinagsisisihan ko ang sinabi kong dapat si Graciano Lopez Haynang naroon. He deserves that place in history, in that photograph. Hindi nagtapos sa propaganda ang papel ni Mariano Ponce sa ating kasaysayan. Siya naghanda ng balangkas para sa pamahalang revolusyonaryo sa muling pag-uwi ni General Emilio Aguinaldo sa Pilipinas noong 1898 nang itatag niya o nang iproklama niya ang independensya ng Pilipinas. At sa kanyang sariling tustos bilang isa sa mga pinakaunang diplomat at kung tutusin, hindi niya to binabanggit sa kanyang sariling buhay, ang ating pinakaunang embahador sa Hapon, tulad ng ipinaalala sa akin ng inyong kababayan kalalawigang si Ian Alfonso, unang diplomat at unang embahador sa Hapon, pumunta sa Yokohama upang bumili ng amunisyon para sa revolusyon, ngunit lumubog ang segunda manong barko dahil sa bagyo at hindi nakarating ang mga amunisyon na ito sa Pilipinas. Yan ang nakakalungkot. At may famous picture si Mariano Ponce na kinunan sa Yokohama na may kasama siyang isang dakilang Asyano. Sino ito? Si Sun Yat-sen. Pambabalikan nyo ang inyong pinag-aralan sa kasaysayan, si Sun Yat-sen ang ama ng kalayaang Chino. Ang ama ng bayan, bansang, pagkabansang Chino. BFF ang mga lolo mo. At nakakaloko ang larawan kasi pag pinakita mo, may isang naka-Amerikana, may isang naka-kimono. At sino yung naka-kimono? Sabi na si Sun Yat-sen yung naka-kimono. Hindi, si Mariano Ponce pala. Nag-asawa ng Japones, Japonesa. At ito'y naman yung nakakatuwa dyan. Nakakatuwa. Sa panahon, natanong ako kanina ng Philippine Information Agency, ano bang halaga ni Ponce sa ASEAN integration? Ah, napakaganda po ang tanong. Sapagkat si Ponce, nakakatuwa ito, sa panahon na ang mga Pilipino, hindi lahat nakapag-aral, hindi lahat exposed sa ibang mga bansa sa Asia. At tandaan mo, tayo'y ginawang Europeo ng mga Espanyol.
At tayo ang pinakahiwalay sa Asia, sa lahat ng bansa, dahil tayo lahat ng European influences ay natanggap natin at niyakap. Sa panahon na hindi, marami ang hindi alam sa mga kapitbahay natin sa Asia, naroon si Ponce, sariling tustos, binuksan ng isip, binuksan ng sarili, at niyakap ang pagka-Asyano. Yun ngayon ang mensahe sa atin, kaya nabigyan kayo ng comics ng ASEAN. Napakadali na ngayon na yakapin ang ating identidad na Asyano. Sa panahon na napakahirap mag-aral tungkol sa Asyano, napakahirap matuto, napakahirap maglakbay. Si Mariano Ponce ang nagbukas ng daan para tayo ay yakapin natin ang ating pagka-Asyano. Gayun din, itong nakakatuwa dyan, bumagsak na ang ating republika sa Malolos. May biniling baril si Mariano Ponce sa mga Hapones. Si Mr. Nakamura ang nagbenta. Mr. Nakamura. Nakamura saan? Ha? At nakakatuwa dyan dahil hindi na natin ito magagamit sa ating revolusyon. Ito'y pinahiram niya kay Sun Yat-sen sa China upang gamitin sa kanilang revolusyon. Nakakatuwa, tayo ang nagpapahiram sa China. Ang problema lang, pagdating ng mga amunisyon sa China, ay hindi pala baril ang naroon. Scrap metal. Hindi pala baril, scrap metal. Kasi sabi ni Ambeto Campo, nakamura nga, naloko naman. Pero, hindi mo masisisi doon si Ponce, and in fact, makikita mo doon yung laki ng puso ni Ponce na ipahiram ang mga baril na iyon sa revolusyon ng China. At tignan natin ang China ngayon, isang dakilang bansa, kahit papaano, meron tayong kontribusyon dyan sa kanilang revolusyon. Alam nyo ba na isa sa pinakaunang nagsulat tungkol sa buhay ni Sun Yat-sen ay si Mariano Ponce? Gumawa siya ng biography ni Sun Yat-sen para makilala siya ng ibang tao. And in fact, yun na nga eh. Matapos maglakbay sa China, Indochina, Cambodia, Thailand, bumalik sa Maynila kasama ng asawang Hapones at nahalal pang kinatawan ng ikalawang distrito ng Bulacan sa Philippine Assembly. Sinulat niya ang kanyang alaala ng revolusyon, Cartas sobre la de la revolución, Cartas sobre la revolución. Ang lolo mo rin ang isa sa unang popular historian. Malamang kaya ho napadpad sa akin ang papel na ito. Ako po ay isang pampublic historian. Ako po ay nagbibigay ng kasaysayan sa iba't ibang media, sa telebisyon, radyo at dyaryo, at sa internet. Alam niyo ba na isa sa pinakaunang gumawa ng trabaho ko ay si Mariano Ponce? Sapagkat siyang sumulat ng isang column sa dyaryo, Efemerides Pilipinas. Pagdating ng panahon, yung pagbabalik tanaw sa kasaysayan ni Mariano Ponce na para sa mga tao, hindi lang para sa mga teacher, hindi lang para sa mga akademiko, kundi para sa mga ordinaryong tao, sa mga maninindihan, magsasaka na mabasa nila. Ayan din po ay gagawin ng iba pang mga tao tulad ng dating NHI chairperson na si Carmen Guerrero ng PIL. Tulad ni Ambet Ocampo. At pagdating din ng panahon, tulad ng inyong anak ng lalawigan, Jaime Veneracion. Ito na po yung malungkot. Sa kanyang pagtungo sa Hong Kong upang bisitahin ang kanyang kaibigan na si Sun Yat-sen, ama ng kalayaang Chino, namatay siyang bigla sa civil hospital ng Hong Kong sa araw na ito, sa petsang ito, isang daan taon nang nakalilipas, sa edad lamang na 15. Bilang panghuli,
Nais ko sanang humingi ng tawad kay Mariano Ponce. Humingi ako ng tawad kay Mariano Ponce dahil hindi na kilala ng mas nakamaraming tao sa sambayan ng Pilipino ang iyong pangalan. Gayon, sa napakaraming bayani ay higit na higit ang iyong kontribusyon sa aming bayan. Minsan, kami mismo dito sa Baliuag, nakikita ang kanyang monumento, pero hindi namin naisipang alalahanin paano ba niya tayo ginabayan. At bilang panghuli, humihingi kami ng tawad sa iyo, O Mariano Ponce, sapagkat ikaw, ipinakita mo ang daan na ang mamamahayag ng historiador ay pinagkakaisa ang Pilipino sa kanilang mga salita. Binabatikos ang mali, pero hindi pinag-aaway-away ang mga Pilipino. O, patawarin mo kami, Mariano Ponce. Dahil sa nangyayari sa aming bayan na ang salita ng aming mga matatalino, na ang salita ng aming mamamahayag, na ang salita minsan ng aming mga historiador ay hindi namin binabatikos ang mali lamang kundi pinag-aaway pa namin ang aming mga kababayan. O, Mariano Ponce, gabayan niyo po kami. Gabayan niyo po kaming maging mas mabuting Pilipino. Dahil yan po ang ipinakita ninyo sa inyong mga salita, sa inyong mga sinulat, sa inyong iyong buhay. Magkalakas loob sana kami na balikan at muling basahin ang iyong mga sinulat at muling balikan ang iyong buhay. Mariano Ponce, mabuhay ka magpakailanman sa kasaysayan ng sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang Baliuag, mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po, Professor Xiao Chua, sa napakagandang